So hi guys, good morning. Mai is here and welcome back to my channel. So as nakikita nyo sa title natin, magbibigay ako ng reaction video ko about sa yung nangyari sa kay tatay, yung binugbog, yung naging viral. So nakarating na kay Serafie Tolpo at yun nga, luhod ng luhod yung babae. So nakita ko din yung video sa bus. So wala namang nangyari. Yung pag-akyat ni tatay is tsaka din umalis yung bus. So, maganon ka talaga. Yung bang, hindi naman yun accidentally lang yun na ano eh. Hindi talaga yung sinadya na pag-akyat ni tatay, diretso talaga ganun sa kanya. Hindi talaga din siya na parang nahawakan. O baka na ganun siya konti. Pero hindi talaga yun na intentionally. Hindi siya intention na gawin yun ni tatay. Pero grabe yung react ng babae. Para naman siyang color. Kung baka mainit yung ulo niya galing work or kung ano ba siya, sana man lang is nag-isip din siya and then now luhod ng luhod siya kay tatay, nagmamakaawa na wag ituloy yung kaso, pati yung nanay niya. But hindi niya inisip nung ginawa nila yung pagbugbog sa kay tatay, hindi nila inisip kung may pamilya ba si tatay na naghihintay, paano kung wala yung CCTV. Paano kung namatay si tatay sa kapagbugbog sa kanya? Eh, madadala lang ba yun ng sorry? Kung ako yung anak, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makipag-ariglo. Bahala na si Batman, Superman, Wonder Woman. Hindi ako makikipag-ariglo. Kasi ginawa niyo yun eh. You know, kung alam niyo kung ano yung consequences. Tapos, bibigyan lang ninyo si tatay ng 400 para panggamot. Ano yun? Abuloy? Color? Yung mga pasa ni tatay, yung takot niya, hindi niyo na yun mababalik. Doon pa lang sa bus, inano na yun, di ba? Wala namang nangyari sa iyo, maraming tao doon sa bus. Wala namang, hindi ka naman na-rape or ano, kung nahawakan ka man or kung saang party ka nahawakan. Nakitang-kita sa video na hindi siya sinasadya. As in talaga nang ano ako sa galit sa babae. Kasi nakasakay na rin ako ng bus na yung pag ano ng driver is yung katabi mo or babae man siya or lalaki is masasagi ka talaga. Pero public ano yan eh, public transportation, hindi private car. Hello? Hindi private car na mag ano ka. I know, babae din ako. But sa video kasi wala eh, hindi siya sinasadya. Hindi siya sadya na gawin yun. It's really yung ano siya, pagguna ng pag-alis na ng bus, di ba hihinto yung bus, nag-pick up ng ano, ng pasahero, and yung pag-akit ng pasahero, diretso siyang umalis yung bus. So, nagadon siya, pero hindi talaga na intentionally nagumanon sa kanya si tatay at hinawakan siya. Holler over talaga siya makareact and then umiyak siya na makaawa, grabe siya makaiyak. Pero at the time na ginawa niya yun, wala siyang ano, tapos patakip-takip pa siya ng mukha niya. Ay, nakulong talaga. Basta ako, hindi ako makaawa. Kung ako yung anak, kung manunood ka nito anak, huwag ka talaga makipag-ariglo niyan. Sabi nga nung anak ni tatay na babae, pinagsalita siya ni Idol Rafi. Isa na nga daw, inisip niya bago niya ginawa. Tama. Dapat inisip niya bago niya ginawa. Kung nasagi man siya ni tatay, dinala nila si tatay sa barangay. So, nung dinala na nila si tatay sa barangay, sana hindi na nila binugbog. Dinala pa nila sa polis, sana hindi nila binugbog. Grabe naman. Bugbugin pa talaga. Bugbog a berna. May bago ng berna na naman. Binugbog pa talaga nila. Bakit kung nag-usap sila doon sa barangay, tapos pinapulis nila. So kung na ano talaga siya ni tatay, dinala nila sa police station, pinabilanggo nila, pinaalagay nila sa jail din. Tapos bakit pasasaktan yung tao? Na hindi, alam naman, nakitang-kita sa video kung paano kung wala yung CCTV. So, paano i-defend ni tatay yung sarili niya? Paano niya, ya, ano, na wala siyang kasalanan? Diba? Yung bang, ano din
minsan yung unfair. Paano kanina kung gwapo yung umakyat tapos nasagi ka, magre-reklamo ka kayo. Hindi naman sa yung ano lang ba pag-iisip natin na ganun, di ba? Ang dami kong nakita na comment. Kung gwapo yung kanina, hindi yan siya magre-reklamo. Ang ganyan ng mga comment. But let's see nga, kung gwapo yung kanina, paano kung si Dingdong Dantes yung umakyat at nakasagi sa'yo magre-reklamo ka ba? Bakit si Dingdong, si James Reid, si Daniel Padilla, chok. Nakakainis lang talaga. Katapos ko lang manood sa kanya, guys. Naiinis ako sa babae. Naawa ko sa nanay niya. Kasi si nanay, wala naman talaga sigurong alam sa mga pangyayari. Yung anak lang, tsaka yung tatay na diretso na nilang inano. Minsan nga kasi talaga, pag galit tayo, huwag tayong diretso manakit, magsalita, or kung ano pa. Kasi minsan, hindi natin namamalayan kung ano yung mga nagagawa natin. Siguro nga, kasi sinabi ng anak na babae, kasi siguro kahit ako, siguro kung masumbong ako sa papa, si ano, ganyan, is ma-high blood yung papa ko. Pero dapat din, ikaw na anak, kasi kitang-kita naman talaga na walang nangyari. Tapos, or kung sige, exaggerated ka na, kung exaggerated ka sa mga nangyari na nabastos ka noon, is, kung ikaw na tatay din siguro na nasabihan, dapat siguro kumalma, at pag-usapan talaga ng maayos, hindi na pananakit diretso. Kasi yung salita, murahin mo siya or ano pa man, ano yun eh, yung hindi mo siya, mura lang yun, hindi mo siya masyadong nasaktan. Pero yung binubog mo siya physically na gawin mo, is hindi mo na mababawi. Tulad ng mga pasa ni tatay, mga ano pa niya na nangyari sa mukha niya. Paano na lang kung wala ding anak si tatay na sa masabi natin may napag-aralan or matapang na humarap sa kanila. Paano kung wala? Wala na talagang justice or justicia na mangyayari sa kay tatay. Kaya, dapat lang talaga pag galit tayo, magpakumbaba minsan. Kahit may kasalanan man yung tao na yun, dapat talaga is i-lower down natin yung parang ego. Yeah, ego. Yes. Na yung pride natin, huwag natin masyadong anuhin na matapang talaga tayo. Kasi hindi natin, tingnan mo nga talaga yung nangyari sa kay tatay. Kawawa talaga siya. Kahit ako talaga yung anak, galit na galit talaga ako. Sasampalin ko na maraming beses ang babae na yun. So, ginawa niya sa tatay ko, kung ginawa niya yun sa tatay ko, nako, wag na. Masasampal talaga kita ng maraming bisis. Kitang-kita pa yung ebidensya sa pagkabubog kay tatay. Kawawa talaga. But yeah, anyway guys, that's all for today. Yung galit ko nilabas ko. Matagal na rin akong hindi naka-reaction video. So, today lang ako nakapag-reaction video ulit. But yeah, anyway, thank you so much for watching. So, please give me a thumbs up if you like this video. Subscribe if you haven't yet. And also, press the bell button so that every time I have a new video, you will be updated. So, ikaw, ano bang reaction mo sa nakita mong video about sa matanda na binubog dahil daw ng hipo ng babae na in the real video, hindi naman siya nahipo. So, anyway guys, that's all for today and God bless everyone. So, see you next time. Bye! Mwah.